bakit di ka ma-approve-approve kay Billease? O kung kayo'y baguhan pa at nagbabalak pa lang kayo mag-apply kay Billease, then this video is perfect para sa inyo. I-share ko yung tips, mga things na dapat yung malaman at maintindihan para ma-approve kayo kay Billease, which is one of my favorite legit loan apps. Siguro sa balat ng lupa. Panoorin niyo yung video na to, guys, para mas malaki yung chance nyo na ma-approve sa Billease. Hello everybody, welcome back to my channel. So this video is not sponsored and is based on my personal experience. 3 years na po yung account ko kay Billease and happy talaga ako dito kay Billease because not only na mababa yung interest niya, guys, so pwede mo pa siyang bayaran in term. So hindi po siya pa 7-7 days, guys, at napaka-flexible. Kung na-unlock mo yung lahat ng features ni Billease, pwede mo siyang pangbayad kasi nakaka-scan na rin siya ng QR code, ha, sa mga selected merchants. Pwede nga rin mag-buy now, pay later sa mga online merchants at from time to time, meron siyang promo na 0% installment, meron siyang promo na 3 times your credit limit, meron siyang credit boost. So for example, 50,000 yung credit limit mo. Merong mga merchants kung saan napapautang ka ni Billease or napapa-installment ka ni Billease ng up to 3 times your credit limit. O, di ba? Bongga! And also, yung gusto ko dito kay Billease, meron siyang cash loan, which I think is everyone's favorite. Yung nilook forward ng karamihan. Napakadaling mag-repeat doon. 5 minutes lang, matatanggap mo na siya sa either sa e-wallet or sa bank account mo. Kung wala ka pang account sa Billease or kung gusto mo naman yung step-by-step process ng pag-apply kay Billease, you can go to this video right here. Again, in this video, yung i-share ko lang sa inyo is yung tips at mga things na dapat mong maintindihan para kung palagi kang reject kay Billease, eh baka ito pa yung makakapagpa-approve sa'yo. Or kung first time mo, then at least mas successful yung application mo. Of course, hindi po ito nag-guarantee na ma-approve ka. But understanding these things can actually help you prepare and more success sa pag-a-apply kay Billease. So guys, kung mag-a-apply kay Billease, dapat meron ka talagang time na hindi ka madidistorbo. At syempre, kapag nagmamadali kang mag-apply, baka kulang-kulang yung requirements mo at saka gusto mo talagang siyang tapusin, eh baka mali-mali rin yung mga requirements na maibigay mo. Kaya mare-reject ka. Kabilis mo naman kasi, guys, pag na-reject ka, hihintay ka ng 3 months bago ka makapag-apply ulit. Eh di syempre nag-aksaya ka ng panahon. So, okay. So number 1 is yung documents mo, guys. These documents are very important. Yung dalawang importanting documents na hihingi ni Billease is your proof of income and your proof of billing. So yung proof of income mo naman, guys, is dapat yung pinaka recent. So kung magbibigay ka ng bank statement, dapat yun yung bank statement mo na pinaka-latest, bali, last month, pwede pa, or this month, if possible. Kung payslip naman yung ibibigay mo, guys, na yung pinaka-recent din. So, huwag mo ibigay yung 15 days lang. Yung gawin mo, yung 15 days, yung 1 month mong payslip, if dalawa man, picturean mo na magkatabi. Para makita ni Billease yung sweldo mo sa whole month. Kasi pag nakikita ni Billease yung 1 whole month, mas nakikita niya kung gaano ka naka-stable sa trabaho. And then, dapat clear na clear yung mga copies ng documents. Kapag nag-a-apply kasi, napaka-excited, feeling mo, approve ka kaagad. Pero sa masyado ko kasi excited na baka yung pag-picture mo is hindi buo yung na-picturean mo o kaya medyo blurred. So, mas maganda dapat, guys, na prepared ka, kapag concentrate ka. Kasi pag picture mo, especially kapag maganda yung lighting, mas nakaka-capture mo ng mabuti at mas clear yung pagkakuha mo ng picture ng documents mo or ng ID mo. And syempre, dapat magsasubmit ka ng original documents, guys. Huwag mong isipin na basta-basta ka makakalusot kapag gumawa ka ng dokumentong peke. Kasi malalaman at malalaman pa rin yan nila. Maraming kasi nagsasabi na, kumpleto naman ako sa document pero baka reject pa rin. Eh baka naman kasi yung document mo ay pineke mo. So, make sure na you're submitting authentic documents. Like I said, malalaman pa rin nila yan kapag hindi po siya authentic. At saka guys, kapag nag-submit ka na ng application mo, hintayin mo muna yung decision ni Billease bago ka mag-apply ulit. Kung nagkaroon ka man ng error, hindi ka nakapagpatuloy sa
sa submission mo, i-contact mo yung customer service para ipa-reset mo. Like, sa, gusto mo mag, para makapagsimula ka fresh. Magsisimula ka from the start. Huwag yung paulit-ulit mo siyang sinasubmit. One at a time lang, guys. Kasi pag dumoble-doble yung sub-application mo, for example, meron kang application na ganito, tapos meron kang application na hindi mo pala natapos, baka malito si system o yung mga nag-check ng credit mo at di ka ma-approve. And last but not the least, actually, it's the most important thing that Billease will look into kapag nag-a-apply ka, guys, is your credit history. Totoo na, Billease is by far napakadaling applyan, napakadaling ma-approve kasi ang dami pong na-approve. Actually, it's an option for those na hindi ma-approve sa credit card. But still, your credit record still plays a huge role kung ma-approve ka kay Billease or hindi. So, paano na nalalaman ni Billease yung ating credit history? Take note that Billease is registered as an accessing entity dun sa CIC or Credit Information Corporation. Credit Information Corporation is a repository or nagko-collection ng information natin as borrowers. So aside from CIC, guys, Billease also, I think, please correct me if I'm wrong, meron din siyang access sa CIBI or maybe nakapartner din siya sa CIBI or sa TransUnion ba? And CIBI and TransUnion, yun naman sila ay credit bureaus. These are companies na pwede ng lenders puntahan kung gusto nilang sumilip ng ating credit report. Mga things na kinoconsider sa pagbuo ng ating credit report are history of your repayments, kung naging good payer ka, amount of current loans, balikan natin yan later on, yung age of credit account, kung gaano na ba katagal yung mga utang mo. And then types of past and existing credits, yung mga ganun. Anyway, so how many loan applications you've had in the recent years? Kung apply ka ng apply sa mga loans, guys, at lagi ka na re-reject, nakikita rin yan doon, surprisingly. May iba sa inyo nagtataka na parang good payer naman ako palagi, pero bakit pa rin akong reject? One, because baka masyado nang marami yung utang na patong-patong at binabayaran mo as of right now. May way din yan. Or baka naman, masyadong meron kang major na loan na baka kailangan mo munang tapusin. So, it does not automatically mean na kapag good payer ka, hindi ka nalilate, eh, okay na. Kinoconsider din yan yung gaano karami yung mga utang mo or gaano pa kalaki yung utang mo. So, ang daming factors, guys. Kaya, nandito si CIC para mag-collect ng ating information. Nandito si CIBI at si TransUnion para mag-calculate ng ating credit score. Pwede kang kumuha ng credit report mo sa CIBI or para lang masilip mo where you stand right now. And this is what I'm planning to do kasi sa dami ng, you know, nire-review ko mga loan apps na sinasubmit ko yung information ko, tsaka mga other loan products na banko yung nag-provide, then I'm sure may effect na rin yan sa credit score ko. But that's about it, guys. Credit score. Your credit history also plays a huge part kung ma-approve ka ni Billease or hindi. If wala kang major loans, if wala kang maraming mga loans, wala kang utang na hindi nabayaran in the past, then most likely ma-approve ka naman ni Billease kapag tama at complete yung mga documents na sinubmit mo. At yung mga information na binigay mo dun sa form ni Billease ay magkatugma. Lahat, yung documents mo, yung ID mo, yung mga information na binigay mo is consistent po sila. So if you want to see the step-by-step process ng pag-apply kay Billease, go to this video right here. But again, before kayo mag-apply, make sure you have or you familiarize yourself. You have these, yung mga information na natutunan nyo sa video na to is in your heart and in your mind para mas malaki yung chance na ma-approve kayo kay Billease. So, I hope this video has been helpful, guys. Kung mayroon kayong gustong idagdag, again, put it in the description box below. And please, subscribe to my channel. Kung gusto nyo matuto sa mga stuff like this, kung ayaw nyo, it's okay. Up to you. Always welcome pa rin kayo dito sa channel ko. So, see you on my next vlog. Bye!